Kaka! Good morning, San Fernando City and the rest of La Union. Ito po ang inyong lingkod, Boy Kaka. Shout out sa 104.3 My FM ngayong araw ng Sabado, syempre, right? Together with my wifey, ay nagaya. At alam niyo na mga kaibigan, kas gagangay ng aramig din tayo, ha? Kaganapan news vlogs, ladies and gentlemen. Sa mga gusto mag-sponsors, pwedeng-pwede. Shoutout sa ating mga sponsors. Bebangs, Binalcot, Mochi's Pet Salon and Supplies. Ang World of Treasures, Vintage, Snack Bar. Bukas na yan, mga kaibigan. Kuya Roy's Mini Grocery at syempre, Gwen Fashion Online Business. Ha? Dimsum Factory La Union, Takams Marketing. Shoutout, Papa Roy's, Car Avenue. Ikigai Japan's Premium Milk Tea. Napakasarap niyan. Wash Me Nene'y. Nico's Grocery. Shoutout kay Nico. Ha? Mashi Soyo Korean Restaurant. Hello kay Master in MJF. Gadgets Beast. Palawan Pawn Shop. Boy Lugaw. Maraming salamat sa Greenwich. Siyempre, Bike Bros La Union. Shoutout. Maraming thank you po. Ha? Alginet Boutique and Alginet Trading. Fat Bike Nation. Siyempre, mga kaibigan. Lian Julina General Merchandise. At eto po, bagong number ni Chef Steve ng Paluto. 104.3 My FM. Kaka! Yours truly, Boy Lollipop. Naimbag, agsapa apo iti Sabado. Magandang umaga po. Ano? Ito ang Padyak Balita. Kung saan tayo po ay pumapadyak habang naglilingot. Hindi masyado kasi medyo makulimlim. Oh. Okay? Pantay pumital apo jay Florentino. Yeah, kita antay nung nakalukatan mo datay gate ijay. Oy, shoutout kay ni Alfonso Iresi. Bidal Barber Shop. Kay kahapon binuksan mga kaibigan ano itong gates ng Poro. Mm-hmm. And check rin natin kung itong boundary ba ng Katbangin at ng Madayegdeg ay bukas na. Ha? So, shoutout. Nagiti karubat tayo apo dito ay Florentino Street. Katbangin. Ha? City of San Fernando. No, nagkamkamali. So, nga Florentino Street. Dati ka tribute mo at kini ex-kapitan, kini ex-city councilor, Sir Florentino. Floring. Flores. Okay? May isa ka dagiti katarakyan. Nga nagbalin nga kapitan dito'y Katbangin. Maraming salamat. Flores Family. Oy, eto po. Haseldone Family. Uncle Boy. Yan ang Uncle Boy, madamaspat na. So, dagiti mayat apo nga agpawilding, kinagparamit ti tricycle. Mabalin yung abisitaan ni Uncle Boy. Ayan. Uncle Manuel, good morning. Okay? Ayan. Florentino Street, mga kaibigan, ha? Tatandaan nyo yan. Kaya yan, Florentino Street, tribute to Apo Florentino Floring Flores. Uh-huh. Sabado ngayon, mga kaibigan, ha? Maraming maglalaba. Ha? Pero kung gusto nyong makatipid ng oras, eh, bisitahin po ang Wash Me Nene. Ano? So, ayan po. Mukhang sarado, ano? Ayan. Hampay nga nakalukat, Apo, FYI, dahil ito'y gate. Iti ang mga gate dato'y barikada. Nagbagtan na po iti Katbangin kin Madayagdag. So baka dadag iti may lawan. Baka pagarupan yung nakalukatan. Yan tangin nakalukatan di puro. Sampay apo niya. Isong agsubli kami. Dako ko tayo sa ating unang balita ngayong araw ng Sabado. Sadyang naging kalunos-lunos mga kaibigan ano ang patuloy na senaryo. Okay? Na nararanasan ng mga tao sa India. Ito po ay patungkol pa rin po sa napakalalang kasasaad iti pandemya ijay ayanda. At mga kaibigan ha, ito nakakagimbal, makapadanag nga damag. Malaki umano ang possibility na magaya ng Pilipinas ang sitwasyon, ang kalunos-lunos na sitwasyon ngayon ng bansang India.
Posible ho daw yan mga kaka kung patuloy pong magpapasaway at hindi susunod sa mga ipinapatupad na minimum health protocols ang mga Pilipino para hindi mahawa ng nasabing virus. Kasabay po ito ng pagbitaw ng World Health Organization ng babala na magagaya ang ibang bansa sa India kung i-relax ang mga pinapatupad na restriction. At una sa lahat, kung hindi magkakaroon ng matinding disiplina ang mga tao, pareho ng pananaw itong si Health Secretary Francisco Duque III, at sinabi pa ng huli na dapat maging leksyon sa bansa ang mga nagaganap sa mga karatig bansa, lalong-lalo na sa India. Impalagip mo't niya ni Secretary Duque nga iti balayge kontra COVID. Katahan lang kanong nakasalalay iti gobyerno. No dikat amin nga Pilipino. No surutan tay kano dagitay protocol ken madan tayo ti disiplina kadagiti bagbagi tayo. Ano ba yung mga nakapaloob sa protocol na yan? Ito po yung physical distancing, palaging pagsusuot ng face mask pati face shields, ha. Aglalon kadagiti pampubliko nga luglugar at paglabas ng bahay kung essential lamang ang pupuntahan. Dahit ati sigunmet kin ni Duque. Mm-hmm. So numabuya yu apo dagiti news naririnig nyo sa mga radyo at sa mga newspaper, nababasa nyo po. Yeah, dagitay pamayanan ti India taano may kali dagiti natay nga nagadu rinibo. So balin kano niya nga warning example. Dito napasama kija India. Kada tayo, ha? Sabagay mo na mong akmot dita. Mhm. Kaka! Hindi ba kayo magtagpo-tagpo ng inyong mga textmates, chatmates o pen pals? Meron ba bang ganun? Na foreigner, yan tangay handa nga makaumay dito sa Pilipinas. Oh, eto po ang good news, kaka. Kung may mga long distance relationships po kayo, ha? Nagkita nga ayatin nyo kat puraw, wino nang isip. Foreigner, eto magandang balita para sa inyo, kaka, ha? Dahil ngayong araw, Mayo 1, abay papayagan na raw ng Interagency Task Force o IATF ang pagpasok muli, ha, ng mga foreign nationals dito'y apo Pilipinas starting today May 1. But there's a big but. Dapat ay meron silang valid at existing visa maliban na lamang kadagiti kwalipikado, yeah, sa ilalim ng balikbayan program iti Republic Act 6768 o Act Instituting the Balikbayan Program. Masapul mo't kanong adda iti pre-book accommodation. Hindi raw ito dapat bababa sa 7 days sa mga credited hotel o facilities. At sa ilalim dapat sa COVID-19 testing sa quarantine hotel o facility, iti may kainom on the 6th day paglapag niya ng Pilipinas. Sa maximum capacity ng inbound passengers, dapat din daw sila ay pasok sa port at date ng entry. Although pinapayagan na no ang mga foreigners, abay mahigpit pa rin sinabi ng IATF na hindi rin papayagan ang lahat nga aga po jay India o may mga travel history sa India. Ito po ay base sa IATF Resolution Number 112.
So kapag ang mga boyfriend o girlfriends nyo, ha, nagiti ka relasyon nyo nga may dito ikat nagkapo niya India or may travel history sa India, ay hindi rin sila papayagang makapasok ng Pilipinas. Okay, yan ang malinaw. Ito po ay para matiyak daw ang maayos na pagpapatupad sa pagtanggal ng ban sa mga foreigners. Nag-atas na po ang BI o Bureau of Immigration na bumuo ng mga kinakailangan mga guidelines o bylaws. So magandang balita yan, ano? Lalo dagiti ko nagtatayin nga dagiti ingutan na tibiyag nga natingga iti panagawid dito yung Pilipinas. Siyanta nga dito yung COVID binuban, travel ban ngayon patupad di Pilipinas. Ragsak kayo! Mantala, kaka, narito po ang ibang mga top trending topics sa araw pong ito, no? Wala pa raw pinal na petsa pagbubukas ng klase. Kahit nag-anunsyo na ang DepEd na sa August 23 ang target nila. Ha? Gamin ni kanu Presidente Duterte ti makimbagi diay maudi nga desisyon. So penga pinala po, ha. Umuna nga daw iti online registration ng national ID nagkaaberya. Problem daw sa website mga kaibigan ng PSA. At syempre mga kaibigan, ano? Samot-saring protesta ang ikinakasa ang komun na natuloy mo lang dagiti nadumadu mga grupo para kano iti pa nagselebrar na daytoy Labor Day wino aldaw dagiti manggagawa. At ayan po kaka ang pinakasariwang mga kaganapan sa araw pong ito, araw ng Sabado, unang putok, unang bugso sa buwan ng Mayo mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa panonood. Sa petahang nga nasayang ke oras nyo. Kung nagustuhan nyo hapo na ito, you may like. And syempre, please do follow our page. O da, please na please, una na. Pakishare mo dati yung video no kayo iyo hapo. Mapapamuti, mapukaw ka na kayong sanya. Maraming salamat. Peace out. I'm out of here.